Paalam sa dalawang koponan na nagpahanga sa atin ngayong playoffs. Ang video na ito ay magsisilbing pasasalamat sa napakagandang laban na ibinigay sa atin ng dalawang koponan na ito. Hindi man sila nagtagumpay ngayong season, abay malaki naman ang tsansa na muli silang makabangon sa mga susunod na season ng MPLPH. Pero sino nga ba ang koponan na Echo at RSG? Pati na rin ano-ano ang kanilang mga pinagdaanan sa mga nakaraang season nila sa MPL. Atin rin susubukang ipredict kung sino sa mga koponan na lalaglag ang posibleng magbago ng kanilang mga lineup sa susunod na season. Kaya samahan mo akong simulan ang araw na ito, kabatang na punong-puno na naman ng kwentuhan. Tara! Unang-una, kabatang, isang napakagandang araw sa'yo. Sana ikaw ay nakangiti sa mga oras na ito at huwag hahayaang lamunin ka ng negativity at isiping magpatuloy lamang sa iyong nasimulan. Mapunta nga muna tayo sa unang koponan na unang nagpaalam, at ito nga ay ang koponan na RSGPH. Ang RSGPH nga, kabatang, ay isang bagong sponsor dito sa ating bansa. Ngunit ang ibang mga membro nito ay kilalang kilala na natin sa pro scene. Unang-una, magsimula tayo sa kanilang captain na si Kenji, kung saan ang taong ito lang naman ang isa sa pinakaunang player ni Boss D sa Aether Main. Si Kenji ay nakilala noon bilang Hayabusa Gods, pero nang malaglag nga ang Aether Main sa MPL noong Season 3, ay dito na siya tuluyang lumipat ng koponan. Pangalawa, si Heat, ang taong isa sa tinitingala ng karamihan bilang isang magaling na tank user. Pangatlo, si Aqua, na una nating napanood noon sa Blacklist International, at siya pa nga ang naging core nitong Blacklist noong pumasok ang funnel na meta. Pang-apat ay si Iyaknu, na sobrang tiningala ng karamihan bilang isa sa pinakamagaling na MM user sa MPLPH magmula pa noong Season 4. Panglima ay si Exhort, na kahit hindi man naging matagumpay sa kanyang paghiganti laban sa kanyang dating koponan, ay hindi mawawalan ng pag-asang bumawi muli sa susunod na season. Kasama ang kanilang apat na rookie na sina Demon Kite, Nuts, Eman at Tracker, dahil ito ay simula pa lang ng kanilang laban sa MPL at marami pang season ang nag-aantay sa kanila. Hindi rin siyempre natin makakalimutan ang coach na nagbigay sa atin nga ng karangalan noong SEA Games, walang iba kundi si Coach Panda. Hindi pa ito ang katapusan ng inyong laban sa MPL RSGPH, pero matatawag nating isang napakagandang paninimula nga ito para sa inyong koponan. Pero katulad nga ng aking sinabi, kabatang, ako ay magbibigay ng aking prediksyon lang naman, o para sa tingin ko lang naman na posibleng mawala sa kanilang lineup. Disclaimer lamang, kabatang, okay? Paulit-ulit kong sasabihin ito dahil ito ay para lamang sa aking sariling palagay. Maaaring mangyari o maaaring mali ako, pero sina Wrecker, Exhort, Eman at Nuts ang nakikitaan ko ng malaking posibilidad na bitawan ng RSGPH. Uulitin ko, sa tingin ko lamang ito, kabatang. Alright. Kasunod naman na koponan ay ang Echo, kung saan bago nga sa ating pandinig ang pangalang ito. Pero sila ay binubuo ng mga naglalakasang mga players na talaga namang hindi na bago sa liga ng MPLPH. Nauuna na nga rito ay si Raflesia, kung saan sino ba namang makakalimot sa nagawa ng taong ito noong Season 4 at Season 5 ng MPLPH. Siya lang naman ang nagdala ng meta sa Pinas kung paano gamitin ang Arrival meta, na matapos nga ang laban nila sa Onyx noon, abay umulan ng Arrival sa rank game. Pangalawa ay si Hades, kung saan nagkaroon nga ng malaking interest ang Aura PH sa kanya noong MPL Season 6, dahil ipinakita niya lang naman kung paano niya nabuhat ang buong Signal Ultra gamit ang kanyang Ling na hero. Pangatlo, si Jay, na talaga namang isa sa nagpamalas ng lakas noong MPL Season 3 hanggang MPL
Messi 2019, lalong-lalo na ang kanyang pangmalakasang kadya. Pang-apat ay si Kurt PC na magmula sa pagbuhat niya noon sa Geek Fam at napunta sa Omega at nagpakita ng lakas noong MPL Season 6 papunta sa M2 World Championship. Pang-lima ay si Aspect na kahit hindi man naging maganda ang performance sa mga nagdaang mga season ay patuloy pa rin nagsusumikap para lang sa kanyang pangarap. Pang-anim, sino ba namang hindi nakakilala kay Benny Cutie dahil siya lang naman ang gold laner na kayang bumuhat ng isang buong kupunan. Si Aaron na matapos malaglag noong MPL Season 6 ay muling nagbalik ngayong season at nakita naman natin ang malaking pagbabago sa kanyang paglalaro. Kasama nila rito sina Fly Solo, Invoker at RK3 bilang kanilang mga rookie dahil sila ay nag-uumpisa pa lamang na magpakilala sa mundo ng pro scene. Pero syempre, hindi natin makakalimutan ang kanilang coach na si Dale na alam naman nating isa sa naging dahilan ng tagumpay natin sa SEA Games at maging noong M2 sa kupunan na Omega. Pero katulad ng aking nabanggit kanina ay kailangan nating magbigay ng sariling prediksyon sa kung sino ang posibleng mawala sa kanila. Kung saan para sa akin si Hades ay 50-50 nang ang matatawag. Sinundan na Fly Solo, Aaron, Invoker at Aspect na nagdidelikado na rin talaga sa kupunan na ito. Para sa akin, uulitin ko kabatang pasensya kung ito ang aking napipredict na posibleng mawala sa kanilang kupunan, pero ito ay para lamang sa aking sariling palagay. Sinundan naman ito ng kupunan na Bren Esports kung saan umpisahan natin ito sa kanilang captain na si Few dahil sino ba namang hindi nakakilala sa taong ito. Abay siya lang naman ang pangalawa sa may pinakamaraming napatunayan sa paglalaro ng MLBB kung saan itong taong ito yung masasabi nating sobrang humble kahit pa ang bigat na ng kanyang mga nagawa. Pangalawa, si Ribo, ang GOAT ng MLBB dito sa Pinas o ang greatest of all time nga na idolo ng mga pro player natin noon hanggang ngayon. Siya lang naman ang pinakamadaming na-achieve sa paglalaro ng MLBB dito sa Pinas. Idagdag mo pa na siya lang ang player na napagdaanan na lahat ng role sa larong ito. At syempre, siya lang naman ang pinaka may malaking kinita sa paglalaro ng MLBB sa pro scene. Sinundan nga siya ng core ng mundo, walang iba kundi si Carl TC. Syempre, kahit nabigo nga siya na maipasok ang kanyang kupunan sa playoffs, abay hinding-hindi na mawawala sa kanyang pagkatao na minsan siyang tiningala ng buong mundo bilang pinakamalakas na core. At pang-apat, si Lasty na pangatlo sa may pinakamalaking kinita sa paglalaro ng MLBB dito sa Pinas na kung saan isang kampyonato na lamang sana ay tuluyan na siyang magpapaalam pero bigo nga silang makuha ito. Pang-lima, si Flap TC na syempre ang rookie noong MPL S6 na bukod tanging nakakuha agad ng kampyonato sa MPL at M2 ng magkasunod na tournament. Kumbaga, natatangi itong si Flap na nakagawa ng bagay na ito dahil alam naman nating ang M2 ang pinakamalaking tournament ng muntod. Pang-anim, si EJ ang six-man ng Pinas kung saan consistent man siya sa pagiging six-man. Abay, huwag ka nang magtaka kabatang kung bakit hindi siya natatanggal na ang ibig sabihin sobrang laki ng pakinabang ng taong ito kahit siya ay nasa likod lamang parati. Pang-pito, si Coco na muling nagbalik sa pro scene pero nahanap na niya ang karir na dapat niyang pagfokusan at ito nga ay ang pag-i-stream. Pang-walo ay si Lebron na magmula nga ng mawala sa MPL noong S3 ay maraming pinagdaanan sa kanyang MLBB journey pero ngayong nagbalik na siya ay nasa pagpapasaya na ng tao ang kanyang priority. Pero para naman sa rookie ng Bren na sina Malik at Rimuru, abay nagsisimula pa lamang kayo mga kabatang kaya sana ay pagbutihan nyo palalo sa mga susunod na season. Pero katulad ng aking nabanggit kanina, ang sa tingin ko na posibleng magpaalam sa kanilang lineup ay itong si Lasty, Rimuru at Malik. Para sa aking sariling opinyon, lamang ito kabatang ha.
At ang panghuling koponan ay ang TNC Pro Team, kung saan ating matatandaan na sila yung kinaiinisan ng mga NXP fans noong mga naunang season. Dahil halos lahat o lahat nga ng koponan na meron ng NXP ay bukod tanging sila ang pumigil o nagwasak sa pangarap ng mga ito na makapasok sa MPL. Pero katulad ng mga nasabi ko sa unang mga video natin, ang TNC Pro Team ay posibleng magre-roster ng malala at ang posible lamang na maiwan rito ay itong si Chu, Light at RTZ. Kung saan dito ko na gustong ipasok ang ating tanong. Number 1, sino ang membro ng RSG na may apelyidong Sangko? Pangalawang tanong, saan nakuha ng membro nitong Echo ang pangalan niyang Invoker? Pangatlong tanong, sino ang kaisa-isang rookie noon na nakakuha agad ng kampeonato sa MPL at sa isang malaking tournament ng Munton? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tuluyang pamamaalam ng apat na koponan natin sa MPLPH at sana ay bumalik sila sa susunod na season ng mas malakas. Yun lamang po. Yun lang po. At maraming maraming salamat. Salamat. Stay at home. Stay at home. At parating sanaling mag-iingat. Iingat. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Kung kayo kayo legit legit and big time.